Kung bago lang po kayo sa aking channel, paki-subscribe na lang po at pindutin ang bell button. Maraming salamat po. Nais ni dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang Pilipinas ay maging susunod na logistics powerhouse sa Asia upang mapabilis ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa pagkatapos ng pandemya. Sinabi ni Marcos na sakaling manalo siya sa presidential race sa susunod na taon, balak niyang gawing moderno ang mga kasalukuyang daungan, paliparan, at riles at dagdagan ang kanilang accessibility. Aniya, ang pamumuhunan sa mga lugar na ito ay magtataas ng kapasidad sa pag-import at pag-export ng bansa at magbibigay ng pagkakataon para makabangon ang mga lokal na industriya. Upang makamit ito, kakailanganin nating gawing moderno ang ating mga kasalukuyang daungan, paliparan, at mga riles o magtayo ng mga bago kung kinakailangan, patuloy niya. Binanggit ni Marcos ang ulat ng United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, na nagsasaad na mayroong hindi pantay na rate ng pagbawi sa pandaigdigang kalakalan sa mga bansa. Ang mga maliliit na ekonomiya at mahihirap na bansa ay nahuhuli sa kanilang mga kapantay na nagpo-post ng double-digit na mga rate ng paglago at lumalampas sa kanilang mga antas bago ang pandemya. Napansin din ni Marcos ang tumataas na katanyagan ng mga e-commerce platform sa mga Pilipino bilang isang malakas na tagapagpahiwatig ng pangangailangan na pahusayin ang kakayahan ng logistic ng bansa. Aniya, kakailanganin ang pamumuhunan sa port automation, computerization, at paggamit ng artificial intelligence AI upang mapataas ang kahusayan, maiwasan ang port congestion at rebound para mapababa ang mga gastos sa pagpapadala. Nakikita na natin ang mga pagbabago sa mga gawi sa paggastos ng mga Pilipino sa pagtaas ng mga platform ng e-commerce, sabi ng dating mambabatas. Ito ay isang kalakaran na pinabilis ng pandemya at inaasahang lalago lamang sa mga susunod na taon, pagtatapos ni Marcos. Sinabi ni Marcos na ang mga small port ay gumagamit ng mga shared data platform, machine learning, para magplano at mamahala ng mga operasyon sa daungan kabilang ang pamamahala sa trapiko ng barko at truck, container stacking, warehousing at transshipment. Naniniwala din si Marcos na ang pagtaas ng kalakalan na nabuo sa pamamagitan ng modernisasyon ng mga daungan, paliparan, at riles ay lilikha ng isang tuloy-tuloy na daloy ng kita para sa gobyerno at magpapatuloy sa mga programang nakatuon sa pagtulong sa mga mahihirap na apektado ng pandemya. Binigyang din ni Marcos na ang estratehikong lokasyon natin sa Pasipiko ay isang kalamangan na wala sa ibang bansa. Panahon na para magamit natin ito at maghangad na maging isang pangunahing sentro ng logistics sa rehiyon. Dagdag pa niya na upang makamit ito, kailangan nating gawing moderno ang ating mga kasalukuyang daungan, paliparan, at riles o magtayo ng mga bago kung kinakailangan. Aniya, ang pamumuhunan sa mga lugar na ito ay magtataas ng kapasidad sa pag-import at pag-export ng bansa at magbibigay ng pagkakataon para makabangon ang mga lokal na industriya.